Ano ba yung pwede mong gawin o yung kaya mong gawin kung ayaw magpahuli ng isda sa'yo? Dalawa yung alam kong pwede mong gawin kung ayaw magpahuli o hindi mo mahuli-huli yung isdang yon. Una, sukuan mo, di ba? Tapos, alam mo yun, move on. Maraming isda dyan. Tapos, itry mo na lang manghuli ng ibang isda. Di ba? Pangalawa, huwag mong sukuan. Kung gustong-gusto mo talaga yung isdang yon, gusto mo talagang iwi tapos iluto tapos kainin, huwag mong sukuan, di ba? Kung ayaw na, ay kung hindi kaya ng pamingwit mo na huliin yung isda, tumulong ka. Tumulong ka dun sa ilog o sa dagat. Diba? Huliin mo kung alam mo, kung tingin mo kaya mong huliin yung isdang yon gamit yung mga kamay mo, itry mo. O kaya, para cheat ko, tangina, kumuha ka ng net, yung malaking net. Kung talagang gusto mong huliin yung isdang yon, itapon mong ganun, tapos huliin mo. Diba? Real talk, parang ganyan lang din sa babae. Diba? Kung ayaw niya sa'yo, move on to the next one. Diba? At kung gustong-gusto mo talaga siya, paghirapan mo kasi dalawa lang naman talaga yung outcome nun. Mapapasayo o hindi, diba? Sabot-sap sa inyong lahat, ako nga pala si Dencio at sa videong to, tutulungan kita sa tanong na paano kung yung babaeng type mo hindi ka gusto at paano kanya magugustuhan. Mag-aral lang mabuti, yan ang dapat kong gawin. Kaso nga lang pati masama, inaral ko na rin. Una sa lahat, huwag kang makinig sa mga sinasabi ng iba kung wala naman silang kaalam-alam dito. Ha? Alam mo, tol, wag mo nang subukan. Alam mo yung mga type ng babaeng yan. Gusto niya yung mga ducks. Ano naman kung jutay ka? Bakit jutay ka ba? Hindi naman siguro, di ba? Eto, tanong ko lang ha. Paano mo naman nalaman na ayaw niya sa'yo? Ha? Nakausap mo na ba? Ha? Sinabi mo na ba sa kanya yung nararamdaman mo? O naduduwag ka lang talaga kasi natatakot kang mabasted? Sinubukan mo na ba siyang kausapin? Kasi hindi ka naman naaayawan ng isang babae kung wala silang rason na ayawan ka eh. Bakit? May ginawa ka ba sa kanya? Ha? May nagawa ka bang mali sa kanya? May nagawa ka ba sa kanyang masama? O alam mo yon, pinahiya mo siya sa mga tao dahil ayaw kanya? O tingin mo, tingin niya, pangit ka. O kaya di naman, tingin mo, yung parang iniisip mo, iniisip niyang pangit ka. Bakit? Tinanong mo ba siya? Sinabi niya bang, ang pangit-pangit mo, ayoko sa'yo? Sabi niyang ganon. Kasi kung hindi naman niya sinabing pangit ka, o hindi naman niya, alam mo yon, hindi nang galing dun sa bunganga niya na ayaw kanya, tanginang yan, anong ginagawa mo? Ina-assume mo na lang na ayaw ka niya. Tanginang yan, ayaw niya ako, kamong ganun. Kahit hindi mo pa kinakausap. Kung nakausap mo na siya dati, tapos tingin mo lang ha, tingin mo lang yung iniisip mo lang, ayaw niya sa'yo. Then, do me a favor, brother. Ha? Kapain mo kung may itlog ka. Ha? At kung merong kang itlog, pumunta ka dun sa salamin. Tapos sabihin mo sa sarili mo, I got the motherfucking balls, kamong. Tapos yung gawin mo, eh nang yan, magpakalalaki kami, may itlog ka. Lapitan mo siya. Tapos sabihin mong gusto mo siya. Wag naman, kahit hindi mo sabihin gusto mo siya, o kaya tanungin mo kung pwede mong makuha yung number niya. Diba? O kaya, kung pwede kayong gumala. At kung sakaling tinanggihan ka niya nung kinuha mo yung number niya, o kaya niyaya mo siyang lumabas, huwag kang mahihiya. Ha? Huwag kang mahihiya. Do me a favor again, man. Huwag kang mahihiya. Imbes maging proud ka sa sarili mo na nagawa mo yung bagay na yun. Kasi, real talk man, iilan lang yung mga lalaking nakakagawa ng ganito. Kahit may itsura sila, gwapong gwapo sila, mayaman sila. Kung alam mo yun, wala sila yung lakas ng loob na lumapit sa isang babae, hindi nila magagawa to. Kaya maging proud ka man. Ang inang yan, parang achievement yan, tol. At kung ayaw niya sa'yo, pero ikaw, gustong-gusto mo pa rin siya, alam mo yun, gawin mo siyang rason sa pagbabago, alam mo yun, i-level up mo yung sarili mo, tol. Matuto kang mag-boxing, MMA, lahat-lahat ng sports, mag-basketball ka, magpagaling ka ng husto, di ba? Matuto ka ng mga lingwahe, mga ganon, everything, man. Tapos, alam mo yun, turuan mo yung sarili mo ng tamang pamumorma. Para, alam mo yun, disente kang tignan, man. Diba? Tapos, alam mo yun, pag-aralan mo kung paano makipag-usap sa mga babae, hindi lang sa mga magaganda. Kasi yung ganda, itsura lang yan. Pag-aralan mo ng mabuti kung paano makipag-usap sa kahit sa kaninong babae. Sa kahit na sinong babae, pag-aralan mo ng mabuti yan. Kasi naaaral naman to eh. At pagkatapos ng isang taon ng pagpapa-level up mo sa sarili mo sa mga ganito, alam mo yun, try your luck again, man.
'di ba? Subukan mo ulit lap kung andun pa rin siya, kung alam mo 'yon, nakikita mo pa rin siya. Subukan mo ulit. After 1 year, ha, subukan mo ulit yung chance mo. Tapos kung ayaw niya pa rin, then do it again, man. Magpa-level up ka ulit. Ha? Turuan mo yung sarili mo ng mga bagay-bagay na di mo alam. 'Di ba? Pa-level up mo ng husto. Kasi nagle-level up tayo bilang tao eh. Tapos after a year, subukan mo ulit, man. Lapitan mo ulit siya, kunin mo yung number niya, yayahin mo siyang gumala. At pagkatapos ng pagpapa-level up ng 2 taon, at ayaw niya pa rin, ha? Ito yung gawin mo. Makipagkaibigan ka sa mga babae, ha? Pero wag mo silang pormahan. Piliin mo yung mga, alam mo yon, talagang above average na mga babae kung kaya mo na. Kasi tingin ko naman, kaya mo na after 2 years, di ba? So, makipagkaibigan ka, sanayin mong makipag-usap sa kanila, di ba? Ang galing-galing mo na makipag-usap. Yung parang, oh, patingin ng dede mo, tapos papakita nila agad, kanilang agad, di ba? Yung parang, ganun. Pero wag mo silang pormahan, tol. Ha? Tapos, alam mo yun, pag nakita ka ulit ng crush mo, ng gusto mo, na may mga kasama ka, o may mga nakakasama ka ng mga babae, pero hindi kayo, alam niyang hindi kayo, di ba? Alam mo, magbabago yung isip niya, man. Trust me, bro. Magbabago yung isip niya, parang may maggaganon sa utak niya, parang may duduk-duk dun sa utak niya, ha? Magbabago 'yon. Kasi nga, alam mo 'yon, pinormahan mo siya dati at tingin niya at or iniisip niya, gusto mo pa rin siya kasi nga pinormahan mo siya dati, kinuha mo dati yung number niya pero di niya binigay. At yung akala niya ngayon, pag kinausap ka niya, bibigay ka agad. Pero pag once na kinausap ka niya o kaya nagpapansin siya sa'yo, huwag ka agad bibigay. Ha? Pag sinubukan niyang kausapin ka, ito yung gawin mo. Ipakita mo sa kanyang, alam mo yun, interesado ka pa rin, pero ngayon, parang yung oras mo, mahalaga na. Hindi na basta-basta, di ba? Pakita mong busy ka, di ba? So, ito yung gawin mo. Instead na ikaw yung kumuha ng number niya, ikaw yung magbigay ng number mo ngayon, tol. Sabihin mo, tangina, ito yung number ko, kamong ganon. Text mo ako, kamong ganon. Kasi pag ganon, pag ikaw yung nagbigay ng number, ikaw yung may hawak kung kailan ka magre-reply, di ba? Kasi siya yung talagang magte-text na una. Siya yung talagang first text siya talaga. Kasi nga, siya yung may hawak ng number mo, di ba? Kahit alam mo na yung number niya, wag mo siyang i-text. Hayaan mong siya yung mag-text. Antayin mo lang, man. Tapos palipasin mo siguro mga 2 taon din. Hindi, joke lang. Pero palipasin mo ng mga, alam mo yun, 2 days, 3 days, ganon. Tapos, makipag-usap ka sa kanya. Pero ito yung gawin mo, ha? Pag nagte-text na kayo that time, wag mong ipakitang gustong-gusto mo pa rin siya. Pakita mo lang interesado ka, pero hindi ka na basta-bastang nakukuha, di ba? Tapos sa oras na yon, confident ka na, may mga karanasan ka na, may mga experience, the same thing. May mga ganun ka na, hindi mo na ako kailangan, di ba? Alam mo na yung mga gagawin mo. Pero, kung ayaw niya pa rin sa'yo, tingin mo may paki ka pa rin pag ganun, wala ka nang pakialam doon kung ayaw niya pa rin sa'yo. Kasi nga, alam na alam mo sa sarili mo na maraming iba dyan na kayang-kaya mong kunin. Pinalevel up mo yung sarili mo, tol, sa loob ng 2 taon, tingin mo, iisipin mo pa rin sa oras na yon na gusto mo siyang habulin, ha? So pagkatapos ng 2 taon na ganito, na pagpapa-level up ng sarili mo, bumalik ka dito sa video to after 2 years, ha? Bumalik ka dito. Tapos i-comment mo sa baba kung alam mo yon, tingin mo worth it pa rin siyang habulin. Kasi nga kung nagawa mo ng tama yung mga sinabi ko, parang feeling ko hindi na kita makikita dito. Kasi nga, wala na, hindi mo na ako kailangan. Confident ka na in everything, di ba? Wala na, hindi mo na ako kailangan, bro. You can go out on your own, hunt some shit, you know? Hunt some tahong and fish. Ito lang ah, hindi natin pwedeng pilitin yung tao o hindi natin pwedeng ipilit yung sarili natin sa isang tao, ha? Pero, walang batas na nagsasabi na hindi mo pwedeng ulitin yung bagay na yon, 'di ba? Kaya pwede mong ulitin, men, hanggat sa gusto mo. Hanggat sa magsawa ka, sige, ulit-ulitin mo hanggang makuha mo kung gusto mo. 'Di ba? Pero alam mo yon, pagdating ng panahon, dalawa lang naman talaga yung makukuha mo dito eh. Either mananalo ka o may ibibigay na aral sa iyo.
Diba? Ganun lang yun. Kasi kapag na-experience mo tong bagay na to na sinasabi ko ngayon, tsaka mo lang marirealize yung mga sinasabi ko kahit na nanggagago ako, marirealize mong totoo, men. Kasi tsaka mo lang malalaman talaga yung mga sinasabi kong to pag na-experience mo talaga. Kasi hindi ko naman pwedeng ituro talaga sa'yo yung experience na yun. Kasi kailangan ikaw yung mak-experience ng pag-rejection and everything, di ba? Kasi dun mo matututunan, tol. Kung pwede lang sana, kahit alam mo yun, nabayaran mo ko, o kahit hindi mo na ako bayaran, kung pwede lang talaga, ibigay ko sa'yo yung mga ganun, yung mga experience na yun. Pero hindi, tol. Kailangan ikaw mismo yung lumabas, tapos you gotta earn your own experience, bro. Ha? Walang libre. At yun lang, sana may natutunan nga ngayon sa video to. Kasi yung talagang gusto kong iparating sa'yo na, alam mo yun, pag nag-focus ka sa sarili mo, let's say, 2 years nga talaga. Nag-focus ka sa sarili mo for 2 years, tapos yung babaeng hinahabol mo, trinay mo ulit, tapos humindi pa rin, I don't think na hahabulin mo pa rin eh. Kasi confident ka na, you have the experience, kaya mo nang kumausap ng mga ibang babae. Kaya I don't think na hahabulin mo pa yung babaeng yun, bro. Kaya nang yan, that's all, men. Diba? Sana nga talaga may natutunan ka sa videong to. Ano pa ba? Yun lang. Wala na akong sasabihin. Pakilike na lang yung video kung gusto mo at kung ayaw mo. Edi, wag tangin mo. Ako nga pala si Dencio at ito yung Denial Denjay TV. Babush.